Huwag makipagtalo sa sinungaling. Sayang oras, sayang ang lakas. Ang problema sa mga taong sinungaling ay sila mismo ay naniniwala sa mga kasinungalingan nila. Sila mismo ay naniniwala na ang sinasabi nila sa sarili nila ay totoo. Nature na nila ang pagsisinungaling. Sanay na sila dyan. Patong-patong na ang mga sinasabi nila. Mga kinakalat nila na hindi totoo. At entertain na entertain sila sa mga pinaggagawa nila. Para silang bumubuo ng kwento na sila mismo ang nanonood at unang-una napapalakpak. Sanay silang magdugtong-dugtong ng mga kwento, mga istorya. Magugulat ka dahil totoo naman ang ibang parts doon. Yes, may mga facts na kasama, pero hinahaluan nila ng mga fake information para nga naman totoong-totoo kapag narinig mo. Again, huwag makikipagtalo. Huwag makikipaglaban sa mga taong sinungaling. Kasi sanay silang kinukumpronta sila sa mga ikinakalat nilang fake news. At isa pa, sila na nga itong nagkalat ng mali. Sila pa itong galit. Isa pa, type na type nila yung mga scenes na parang inaaway mo sila. Mga taong sanay na gumawa ng mga scenes. Again, nag-i-enjoy sila sa mga ganyan. At kapag kinausap mo na sila, huwag mong iisipin na titigil na sila. Mas lalo silang ginaganahan sa mga kasinungalingan nila. Parang yan ang gasolina nila. Minsan, itutwist pa nila ang mga sinabi mo sa kanila. Ikaw pa ang pagbibintangan sa huli na ikaw pa ang sinungaling. Let us pray. Panginoon, ilayo mo kami sa mga taong sinungaling. Ilayo mo kami sa mga taong walang alam kundi ang magkalat na mga kwentong gawa-gawa nila. Mga kwentong dinadagdagan nila o kaya binabawasan. Turuan mo ang aming mga puso para palagpasin ang mga tao ito. Alam namin, Lord, na kapag pinatulan namin ang mga taong ito, wala ding saysay ang mga magagamit naming oras sa pagpatol. Huwag niyong hayaan na matuloy ang mga plano nilang masama laban sa akin, Lord, at sa aking pamilya. Patuloy niyo kaming ilayo sa mga taong ito. Patuloy niyo kaming protektahan laban sa mga maiitim na balakin nila sa buhay nila. Panginoon, ilagay niyo po ang mga tamang tao na aming pagkakatiwalaan. Ilagay niyo po sa aming path ang mga deserving ng aming pagtitiwala. At kahit kailan, hindi kami tatraydorin sa aming mga ipagkakatiwala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen.